Unti-unti na lumalabas ang lahat ng baho ng dating nambabalahura at dating nag-uutos na sinisir at nagnaninira kay Tatay Jet, kay Bunso, at saka kay Tita Nora. At sa iba pa, syempre, sa money vendors. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. And, guess what? Yan, si GC Antonio na po ang naglahad ng lahat ng baho nitong si nitong ano nila, founder nila. So, dating founder pala kasi kakaalis lang ni GC. So, yan guys, yan yung dating pinaglalaban namin. And that's the reason din kung bakit hindi ako sumama doon nung ginagawa ko. Kasi alam ko sa sarili ko kasi naging isang GC kami niyan eh. Kasi alam ko talaga sa sarili ko na ganito siya, ganyan siya, nagbuhutos ang ganyan. Kasi parang gusto niya na kinokontrol yung mga tao niya. And hindi sa dahil sa mahal niya mga anak niya, yung mga sponsor, no. Because may sarili siyang interest. And nagtatanaga ako kung bakit ang dami na humaling sa tao yan at naniniwala kahit na sinasabi natin yung totoo. But kung sasabihin yung dahil nire-respeto kahil matanda na, no, to gain a respect, dapat ka-respeto-respeto ka. Okay? Dapat ka-respeto-respeto ka din para makuha mo yung respeto ng mga mas nakakabata sa'yo. Kasi noon, respetuhin natin yung mga matanda na binago na yun. Matagal ng binago. Oh, kaya ikaw po, Lola, bago ka na. Or just, I think it's time for you to rest. It's time for you to rest up dito sa social media. Kasi sa edad mo kasing yan, dapat kasi na, like ano ka na lang eh, hindi ka na magpapa-stress. Katulad nito, you are stressing yourself. Dito na naman sa bagong issue mo na nilalabas ni GC Antonio. Diba? So, dapat na kung pwede lang magpahinga ka na sa social media. Take your vacation. Kasi alam namin hindi ka tumutulong. Alam namin yan sa dati mong mga katin. You're not helping anyone. You're just helping yourself. Pero kung yun yung gusto mo talaga, then do it properly. Diba? Kaya habang nanonood ako kanina kay GC Antonio, kasi nabalitaan ko lang eh, and then sabi na may nilahad si GC Antonio sa ano niya. So I watch GC Antonio's live. And then, yun, sinabi nga niya doon lahat na kung ano po si ang totoong Merle. And syempre, ang ibibigay lang naman natin na opinion about it is mag-a-advise na lang tayo about kay Lola. And, nandun na tayo na yun, pag-iintindi. Pero yung respeto ko dyan, wala na akong respeto dyan sa kay Merle. Kasi dati na talaga, But anyway, ang masasabi ko lang kay Merle, yun nga, bukod sa mag-rest ka na dito sa social media, kasi may edad na po tayo. May edad ka na, ayusin mo yung buhay mo. Ayusin mo yung buhay mo. Itugma mo yung edad mo. Itugma mo yung edad mo sa mga nangyayari. Instead na you are ikaw yung dapat sundin ng mga kabataan. Bakit parang ang mga kabataan ata ang ikaw ata yung sumusunod sa mga kabataan. Parang paliktad. Ganon, here. Nakuha niyo ba yung punto ko, guys? And anyway, para naman na matigil to. Ito, advice ko lang. Para matigil naman to, huwag niyo nang tirahin yung mga taong umaalis sa inyo dyan. Kasi kadaalis sa mga tao dyan, katulad sa amin. Yung nagkahiwalay-hiwalay na, yon pinatirak ako, sila Tita Nora, yung mga, di ba? And then, yung umalis sila sa noon, di ba na, wala. Lahat ng tumitirak ay Bunso. Lahat ng tumitirak ay Tatay Jet.
bumawag sa... And then, sample na lang. Akala nyo hindi matitibag, di ba? Yan nung lagi nyo sinasabi na hindi matitibag. Yung talk, oh, kasi ganito, ganyan. Guys, you're just doing bullshit there. Oh, kaya ipa-rest nyo na yan si Lola. Para sa akin na. Ipaano nyo na yan. So, yun, hanggang doon lang yung reaction ko about dito sa mga nangyayari sa Talk Boys kasi hindi na siya, hindi na talk. Watak-watak na. So, yun guys, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na din yung notification bell para updated ka sa lahat ng chismis dito sa ating YouTube channel. And comment nyo na din kung anong yung gusto nyong sabihin. So, yun guys, and nandito na lang. Bye-bye. God bless. Bilis! Ah! Mark Beats. Mm-hmm. Mark Beats. Panabasaway at lahat sasabay hanggang mamatay, roast.